Ang halaman, hindi pare-pareho ang pangangailangan, kaya dapat palawakin ang paalaman. Good day everyone! In today's video ay ipapakita ko sa inyo ang tanim namin petchay. Papaliwanag ko kung bakit hindi pare-pareho ang tubo ng bawat grupo. Panoorin at matuto base sa experience ko. Ang klase at dami ng organic fertilizer ay pare-pareho sa lahat ng plot. Ang ginamit namin ay kusot, abo, ipa at ipot ng manok. Patas din ang dami at frequency ng pagdilibig. Once a day lang kami magbilig gamit ang tabo tuwing umaga bago sumikat ang araw. Kung ganun naman pala, bakit kaya hindi pare-pareho ang tubo nila? Alamin natin kung ano ang pagkakaiba. Plot A. Ang plot na ito ay may full morning sun exposure. Gusto ng petchay ang sikat ng araw na di gaanong mainit. Ang ganda ng kulay ng mga leaves niya at malalapad pa. Plot B. Sa plot na ito, di pareho ang tubo. Kalahati mapayat, kalahati mataba. Bakit kaya? Dito sa plot na ito, mapapayat dahil natatakpan ng bubong ng bahay ang sinag ng araw. Dito naman matataba at malalapad ang dahon. Pareho kasi ang nakukuhang sunlight sa plot A. Plot C. Matataba din at malalapad ang dahon nila gaya sa plot A kaso nalalagta. Sobra kasi ang exposure nila sa sunlight. Mula umaga hanggang hapon, nasisikatan sila ng araw. Mabilis matuyot ang lupa. Plot D. Mapapansin niyong maliliit at payat ang mga petchay sa plot na ito. Ito kasi ang naiwang kumla ng mga petchay. Di na sila na-transplant kaya nakumpok. Base sa experience ko, ito ang aking mga natutunan. Number 1. Dapat sapat ang sunlight na nakukuha ng petchay. Di maganda ang kulang, di rin maganda ang sobra. Kaya kung itatanim mo siya, ipwesto mo doon sa nasisikatan ng mga sunlight. Number 2. I-transplant ang kumla ng petchay. Kapag nag-transplant, huwag masyadong dikit-dikit. In my case, more or less, isang dangkal ang pagitan. Ang mga halaman ay di nakakapagsalita, kaya di natin maririnig kung may reklamo sila. Mahalagang matuto tayong intindihin ang lingwahe nila na mauunawaan natin sa pamamagitan ng ating mga mata.
Umpisahan nyo ng magtanim dahil ang experience pa rin ang the best teacher. Kung may natutunan kayo, please give this video a thumbs up. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.